So mga tol, mamaya na po magaganap ang laban ng Pinoy-Australian na si Mark Slibbs na nakabase ngayon sa bansang Australia. Haharap po siya sa malaking labang kontra sa number 1 contender ng IBF at WBO at kasalukuyang WBO Oriental Super Bantamweight Champion na si Australian Sam Goodman. Sa weigh-in nga po nila kahapon, kapwa nila nakuha ang weight limit ng 122 pounds or Super Bantamweight Division. Tumimbang ang kababayan natin ng 120.1 pounds habang tumimbang naman si Sam Goodman ng 121.9 pounds. Pagkatapos ng weigh-in, noong mag-face off na sila, tinulak nga po ng Pinoy si Sam Goodman. Tumalsik nga po itong si Sam Goodman, kaya nakaganti na ang Pinoy. Kung matatandaan kasi natin mga tol, noong nakaraang press con nila, sinapok ni Sam Goodman si Mark Slibbs at hindi siya nakaganti. Kaya ngayon, patas na sila. Banta nga po ng Pinoy dito kay Sam Goodman, babasagin daw niya ito. Habang si Sam Goodman naman mga tol, hindi na makapagantay na lumapat ang mga kamao niya sa Pinoy. Napaka-importante nga po ng laban na yan para kay Mark Slibbs dahil kung matatalo niya itong si Sam Goodman, malaki ang chance niya na siya ang magiging contender sa Super Bantamweight Division at masungkit ang WBO Oriental ni Sam Goodman. Habang si Sam Goodman, paghahandaan nga po niya ang laban na yan para sa malaking laban sa susunod. Kung matatandaan, si Naoya Inoue nga po ang tinatarget ni Sam Goodman na makalaban sa susunod. Sa katunayan, nakikipag-usap na nga po ang kampo ni Sam Goodman sa co-promoter ni Inoue na si Bob Arum. Pero ang gusto ng kampo ni Sam Goodman, sa Australia ganapin ang laban nila ni Naoya Inoue. Malaking pera o mano ang ilalabas para pumayag daw itong si Inoue sa potential na laban. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na ibalita po natin sa previous vlog natin na may laban na itong tinalo ni Casimero na si Filipos ni Tumbua ng Namibian South Africa. Haharapin nga po niya ang Chinese na si Dikang Wang at sinabing nga po dyan ng kampo ni Filipos mga tol na sa April 28 daw naka-schedule ang laban. Pero naglabas na nga po ng official announcement at poster sa laban ng iyan at binago ang petsa ng laban. At sa April 27 na po yan magaganap, may nakataya nga po dyan titulo sa laban ng yan, paglalabanan nila ang WBO International title. Sa kabilang dako naman mga tol, former UFC champion Nate Diaz, sinabing dudumunahin lang umano niya itong mga heavyweight na sina Anthony Joshua, Deontay Wilder at Tyson Fury. Marami naman ang natawa sa sinabi ni Nate Diaz dahil sa unang sabak nga lang daw nito sa professional boxing kontra kay Jake Paul noong nakaraang taon. Eh hindi daw siya umubra at natalo by unanimous sa timbang ng cruiserweight division. Tapos sasabihin lang daw na itong dudumanahin lang daw niya ang mga heavyweight na nabanggit niya. Speaking of Jake Paul, dahil sa July 20 na ang laban nila ni Mike Tyson na ipapalabas ng live sa Netflix, may nagshare nga po ng photo ni Mike Tyson at Jake Paul noong bata pa si Jake Paul. Makikita na takot si Jake Paul kay Mike Tyson noong kinagat ni Tyson ang damit nito. Pero ngayon, hindi natin akalain na maglalaban pala sila. So parang tatay na nga po ni Jake Paul itong si Mike Tyson. Sa ibang balita naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero, pinakita na po sa publiko ang bago niyang minamahal. Habang wala pa nga pong laban si Cuadro Alas, sinusulit niya na ang araw na kasama ang kanyang girlfriend. Ginala po niya ito sa 16 Roses, pagkatapos kumain sila ng masarap na pagkain. So asahan natin mga tol, na hindi na magagawa yan ni Cuadro Alas kapag naka-schedule na ang laban niya. Sa ngayon, hintay-hintay lang muna daw tayo mga tol kung kailan i-announce ang laban. Sa kanila daw kasi manggagaling ang announcement at hindi daw sa ibang tao.